Joseph Mike de la Buenvo, welcome. At ito yung tanong niya, hello po, what does a realistic budget look like? How bad is it if I don't pay off my credit card every month? How much debt is too much debt? How much should I actually be spending on fun stuff? Ay, mahaba, no? Pero ang tingin ko dito, ano eh. Ano mo, makonsulta ka sa akin? Mario, parang kailangan mong tulong. Ayaw. last na yun. Quick answers natin dito. Quick answer. Siguro, Mike, a realistic budget is something na, ano, quick lang, no? A realistic budget is something na that would answer your needs. Okay? And of course, some budgeted perks as well. So, yun yung realistic budget. So, you're not spending more than what you earn. So, that, yan, is a realistic budget for me. How bad is it if I don't pay your credit card every month? That would redound to bad credit record for you and the bank. And magsishare-share yan. So, maapektuhan yan ang iyong mga loan application in the future. How much debt is too much debt? Kapag ka naapektuhan na yung kinakain mo. Okay? Pag kumakalam na yung tiyan mo, pag hindi mo na napapakain yung pamilya mo dahil sa mga utang at hinahabol ka na at nagtatago ka na, that is already too much debt. Okay? How much you should be spending on fun stuff? Siguro ako, allocate a budget. Okay? Allocate a budget na, again, no, hindi maapektuhan yung pangangailangan natin. Okay? So, hindi maapektuhan yung pangbayad mo ng bills, tubig, ilaw, kuryente, pampakain mo sa mga pamilya mo, ganyan. Because kapag puro fun stuff, tapos may nasasacrifice ka doon din, I think you're having way too much fun already. Sa amin sa pamilya, share ko lang, Joseph, no, every month meron kaming allocation na budget, me and my wife, sa ano namin, sa date namin. Ayun. So, yun, kunwari every month 2,000, 'di ba? So, we just stick with 2,000 pesos, either we go out, eat, sine, pa-massage, ganyan. So, have a budget. Hindi naman masama, but stick with it. You know, stick with it. Yes. Tama. Oo. Ako naman po ang take ko dyan, realistic budget, yun aside sa sinabi ni Sir Renzi, yung talagang may breather kasi yung cash flow natin, kailangan talaga may allocation talaga tayo for emergency funds kasi especially now, di ba, I'm sure a lot of us nagbibuild ulit na emergency fund, di ba, nung nag-open yung market. That's number one. How bad is it if you don't pay your ano credit card? Ayun pala, how much money, may balikan natin siya, ano? Yung how much money naman, ay, ano daw, how bad it is if I don't pay, nako, ano yan. Although bumaba naman yung interest rate, no, from ano yata yan, nakalimutan ko na parang 5% yata before, plus 2.5% pa ata. Pero ngayon, 3% na lang ata siya. Kaya lang, pag hindi mo siya na-pay, yung ano, yung balance kasi, may additional pa na 2.5% yan. So, yan talaga yung isa sa mga pinaka mataas kumain ng budget, no, ng mga may credit cards, lalo na pag hindi nyo binabaya. Kasi di ba, si credit card, hindi naman kasi siya extra cash. So, ginagamit lang natin siya. Pag wala kang dala right now, tapos you want to pay it with a card lang, tapos you pay it off, syempre in full, yun talaga yung rule of thumb niyan. So, malaki yung impact niyan. Para siyang ano, negative compounding na parang ganun. So, imbes na investment mo, yung tumataas, yung credit card mo, yung lumalaki. So, yan. Tapos, how much debt is too much? Ayun nga, so wala ka ng pambayad ng bills, yun yung too much na talaga. So hindi mo na napoprovide yung talagang dapat mong i-provide, yung mga fixed, nabanggit na rin ni Sir Renzi kanina, kuryente, tubig, tuition fee, pagkain, yan. Tapos how much should I actually be spending in? So ganun din kami, kaming mag-asawa, meron din kaming play fund. Usually kasi mas makain kami, siya yung talagang mayroong ano, yung badminton, yung sports. So siya may bayad sa court yun. Pag-queuing pa siya, bayad sa bola, mga ganun. So, iba yung budget doon sa part na yun. Tsaka yung kami, every Sunday, pag after ng church. So, tsaka toy fund na yun, nakakaloka. Eh, parang every Sunday na lang. So, nag-adjust din kami sa toy fund. Kasi dati, so syempre, di ba yung mga malls, may mga malalaking, ano yan eh, yung mga toy stores. Diba? Nag-bargain kami kasi 6 years old pa lang yung baby ko. So, sinasabi ko sa kanya, meron tayong budget, pero hindi sa bigger toy store. So, sa smaller toy store muna tayo this week. Tapos may bargaining pa yan. Pag nakabili na siya this week, kunwari weekday, hindi Sunday. O sa Sunday, wala na tayong toy. O kaya next week naman. So it's a start of ano din, educating your children about the, yung budgeting, napaka-importante.
Ayan. Totoo. So, yun yung sa aming family naman. Ayan. Marion, what about kayo na iyong wife? Oo. Pwes, ang sagot ko dyan, sa amin naman ng family is, meron kaming kaibigan at sabi nga nila, Excel is your friend. So, yes. Oo, Arki Joseph. Oo. Oras na para mag-open ng Excel at ilagay mo doon yung income and expenses mo. Kasi madali lang sumagot, no, nung mga ginagawa namin, pero para mas ramdam mo at mas ma-visualize mo siya, mag-open ka ng Microsoft Excel at ilagay mo doon lahat. At ito, Jen, aside from that, email us, Joseph, no, admin@webarchy.com, para makita rin namin yung MS Excel mo at mas magabayan ka pa namin. Yes, tama. Next question niya, ito si Jen D, pwede ito sa'yo. How do I get good health insurance if I don't work somewhere that provides it? Sige, so ibig sabihin siguro, Joseph, no, syempre, if you don't work somewhere, hindi yan sa ibang bansa, definitely here in the Philippines, check mo yung ano rin, insurance commission, yung top insurance companies in the Philippines. Tapos, we also do that din dito sa, ano, sa WealthArchy, no? So, mag-email ka lang sa amin sa admin@WealthArchy.com. Nabanggit din naman kanina ni Marion yan, na ano tayo, we do fair financial planning practice. So, kahit na, kasi ako naman, to be honest, para alam din ng mga ka-Arki natin, no? I'm also connected with an insurance company. But, kapag meron tayong, ano, consultancy under the WealthArchy, lahat ng insurance company nilalatag natin. So, wag po kayong mag-alala. Kasi, ano yan, it's been my ano rin, advocacy in a fair financial planning practice. And yung insurance naman, so, meron tayong mga friends kasi ang WealthArchy, we have a lot of financial advisor friends. Yes. And nagpo-provide sa atin ng options, no? And mas makakapili ka based on your need, hindi based on sa ano, no? Kasi iba kasi yung pagka may nakausap tayong advisor, tas meron nang binigay ka agad na proposal, tas pag tinignan mo, akala mo, yun yung need mo, hindi pala, tas ilang taong ka nang nagbabayad. Di ba? So, baka hindi pasok sa budget, di ba? Yes. Oo. Yes. So, yun, tulad nung parang question din kanina, di ba, pagdating sa budgeting, sinasama din yan, yung health insurance na yan, binabudget yan. Iba pa yung insurance na life, iba pa yung health card. Kasi yung health card is also a form of health insurance din yan. Eh. That's right. At dagdag ko lang din doon, no? I think makukonsider din natin na health insurance yung pagiging, napag-usapan lang natin kanina. Yung pagiging healthy. Okay? I think that's one of the best health insurance din talaga, no? Having a healthy body. Kasi syempre pag yung katawan mo ay malusog, di ba? Hindi naman kailangan magka-abs. Di ba? Hindi naman kailangan ganon, di ba? Na talagang batak na batak. Pero yung healthy body lang talaga kasi syempre you're less prone to disease, di ba? So wala ka na mga maintenance, mga ganyan, less risk for mga stroke, less risk na ma-paralyze ka or diabetic whatever ka. So I think it's also one of the best health insurance. So Joseph Mike, begin your health journey already. Yes. Lalo na pala dun sa mga ka-Arki natin na meron namang coverage ng ano, yung mga health card sa companies. Take yung opportunity talaga yung mga annual check-ups. Napaka-importante niyan. Yes. Kasi karamihan actually yung mga ibang sakit, parang kung naagapan lang. No? Yes. Kung naagapan lang, eh, mas marami yung magagawa sana. So kung may nararamdaman kayo, wag yung hindi pansinin, 'di ba? Sabi ng symptoms is consult your doctor. Diba? Kasi totoo lang, no, kapag ka naagapan, baka it could literally mean your life. So wag yung hindi pansinin, it won't go away. Okay? Wag matakot. Diba? Kasi yung iba parang sinabi, ay nako, pagpunta na ako ng doktor, pumunta sa ospital, mamamatay na ako. Kung kailan ako nagpakita sa doktor, saka ako magkakasakit. Eh, malamang, kung talagang may sakit ka, talagang sasabihin ng doktor na may sakit ka, di ba? So, pag may naramdaman, punta agad sa doktor. And yes, do your annual checkup kasi importante yan. Kutsin nyo nga, pinapatune up nyo every year, pinapatune up nyo eh. Di ba? Ba't hindi yung matawad? At syempre, pag nagkasakit naman, kailangan ng emergency fund. So, Ms. Katie Serenzi, ano bang tingin ninyong, ano, sapat na emergency fund, tanong ni Joseph. Ay, 3 to 6 months, no? 3 to 6 months expenses natin. Ang standard na standard na emergency fund natin. So, again, pop your cell up and then multiply that for 3 to 6 times. And yan, ayan ang dapat na mayroon ka. Okay? At Arki, hindi namin pinapa-invest ang mga tao hanggat walang emergency fund. Okay? Standard natin. Ayun. No emergency
si Pan, no investment. Mag-aaway tayo dyan kasi mahirap na rin. Nagkakita nyo naman, nagka-COVID, nagkawalaan ng mga trabaho. So, basic namin yan. At ito yung video ni Sir Renzi at Sir Fitz. Kailan lang to? 4 years ago lang naman. About saan coffee shop ba to, Sir Renzi? Ito sa PF. SB ba to? SB? Oo, SB. Parang, oo. Parang ang mabata pa natin. Yeah. Oh, 4 months ago lang to. And 4 years ago.